Hello mga te! Kumusta kayo? Nag-enjoy ba kayo sa mga challenge videos ko? Dami no? So magpahinga muna tayo dun ngayon. Ngayon naman, i-share ko ulit sa inyo ang isa pang kwento na sinulat ko for TLC. Ito naman yung kwento ng tungkol dun sa isang lalaki na sobrang, kung titignan mo yun, napaka-perfect boyfriend niya. Yung kwentong to, may isip mo na, wow, may ganun pa palang klase ng lalaki. Pero, ang pangluloko nga naman ay walang pinipili. So, itong kwento na to ay makaka-relate kayo, lalong-lalo na yung mga nagbigay ng bonggam-bongga, yung mga bakla nga magmahal. So, sa bandang huli, medyo hindi nag-workout, hindi naging okay. So, isa to sa mga favorite stories na ginawa ko, isa to sa mga pinakauna, at saka, ano ba, isa to sa maraming nakarelate. So ayun, magpahinga muna tayo sa mga challenge videos at sa mga pagkakaroon ng abs kakatawa. Kasi sabi nga, kailangan din natin i-exercise ang puso natin. Hindi puro saya, madami mga lungkot ng very very light lang naman, diba? Kaya tingnan niyo yung t-shirt to, puti-puti. So nabiktima na naman po ako ng isang klaseng challenge sa channel ni David Remo Vlogs. Abangan niyo po yun. At saka yung mga susunod pa namin mga challenge. So ayun nga po, pakinggan niyo po itong kwento na to. Sama-sama tayong alalahanin ng mga ex natin na relate tayo dito. And syempre, pulutin natin yung mga aral na mapupulot natin. So ito na nga po, pakinggan nyo na. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Babe, pagkatapos ko sa work, pupuntahan agad kita sa school nyo, ah. Hintayin mo lang ako. Okay lang. Late pa naman matatapos yung class ko, so take your time. Alam mo naman na ayokong naghihintay ka na matagal. Gusto ko, paglabas na paglamas buhay, makikita mo na agad ako. Mamaya umulan pa, at least masasalubong na kita at hindi ka na mababasa. Mahirap na, baka magkasakit ka pa. Babe, sana hindi ka magbago ha. Kahit 5 taon na tayo, sana hindi ka mapagod na mahalin ako. Oo naman. Kahit marami tayong pinagdaraanan, pero sana hindi mo ko iiwan. Salamat ha. Salamat kasi ikaw yung naging boyfriend ko. At magiging asawa mo. Tapos magiging tatay ng mga magiging anak natin. Huwag ka matakot na baka magbago ako. Dahil ang mahalin ka, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. I love you, babe. I love you too, kamahalan ko. Baby, bumangon ka na dyan. Malilate ka na. Nakapag-init na din ako ng tubig na pampaligo mo. Tapos, nakalimutan mo tapusin yung reaction paper mo sa literature. Pero, ginawa ko na at sinend ko na sa email mo. At saka nga pala... Alagang-alaga naman ako ng babe ko. Napakasarap talagang gumising pag ikaw yung kasama. Mukhang wala nang atrasan ah. Ikaw na talaga mapapangasawa ko. Talaga. Dahil hindi na kita pakakawalan pa. Pero mas matutuwa ako kung maliligo ka dahil malilate ka na. Ihatid na muna kita bago ako pumasok sa office. Okay? Pwede bang cuddle muna kahit 5 minutes lang? Please? Hindi na, kamahalan ko. Kasi po, malilate na po tayo. Bawi na lang tayo mamaya, ha? Sige na, kilos na. Okay, okay. Tatay mood ka na naman eh, no? Ayaw mo nun? All around na mapapangasawa mo. Oo na. Sabi mo eh. Sige baby, maliligo na ako ha. Camille! Camille! Uy, Rina! Ano yun? Kala ko hindi na kita maaabutan eh. Pasensya ka na ha. Hindi kasi kita narinig agad eh. Oh, ano ba yun? Tungkol ba sa grouping sa atin? Hindi. Isip ko lang. Uy, baka gusto mo sumama sa ano, sa business venture ko. Kumita ng extra income. Ano? Tara. Extra income? Ay, naku. Baka hindi ko yun may isasabayan sa pag-aaral ko eh. Alam mo naman, di ba, graduating na tayo. At bala ko mag-intern sa US, di ba? Ano ka ba? Maging open-minded ka lang. Mapagsasabay mo yung business tsaka pag-aaral mo. Ha? Eh, teka. Paano ba yan? Anong klaseng business ba yan, ha? Tsaka ipagpapaalam ko muna kay David para makuha ko din yung opinion niya. Alam mo, sis.
Sumama ka na lang sa akin mamaya sa may Ortigas para mas maintindihan mo yung sinasabi ko. Sigurado ako magiging mas interesado ka. Tsaka para mas mapaliwanag mo din to kay David, di ba? Who knows, te? Baka mas makaipon kayo for your future, di ba? Sige na nga. Yan. Wala namang mawawala sa akin. Oo naman, walang mawawala. Magkakaroon pa nga eh. Daming missed calls ni Camila. Bakit kaya? Baby, kanina pa ako tawag ng tawag, hindi mo sinasagot eh. Siguro nasa meeting ka. Ah, palubad na ako ah. Huwag muna akong sundin kasi sinama ko ni Rina sa business venture niya. Kita na lang tayo sa bahay ah. Ingat ka, I love you. Business venture? Ano kaya yun? Oh, baby. Anong oras na? Sorry ah, nakatulog ako sa kakahintay sa'yo. 3 a.m. pa lang, babe. Kaya sige na, matulog ka pa. Ano? 3 a.m. na? Tapos kakauwi mo lang? Baby naman, alam mo ba kung gaano kadelikado yung mga ganitong oras? Gusto kitang sunduin kaso, hindi ko naman alam kung paano. Dahil hindi kita makontak. Sana man lang nakitext ka o nagcharge ka para hindi ako nag-alala. Baby, safe naman ako nakauwi eh. Kaya huwag ka na magalit ha. Saka hinatid naman ako ng upline ko. Hindi ako nakapag-charge dahil nawili ako sa pakikinig sa business presentation eh. Hinatid ka? Baby, sumasama ka sa mga taong kakakilala mo pa lang. Ano ba naman yan? Ay, pag-aawayan ba natin to, David? Alam mo bang excited ako umuwi para ipaliwanag sa'yo tong business na to? Na hindi mo lang ako kukumustahin? Bakit para ikaw pa yung galit? Hindi mo ba naiintindihan na nag-alala ako sa'yo? Ay nako, tama na. Tsaka na lang natin ito pag-usapan. Magbibihis na ako para makapagpahinga. Good morning, babe. Gising na po. Nagawa ko na po yung assignments mo na di mo nagawa kagabi. Alam ko naman na pagod ka. Okay, sige. Sorry na kagabi. Huwag ka na magtampo sa akin, oh. Naalimpungatan lang ako, tapos nag-alala din ako sa'yo ng sobra. Huwag ka na magalit. Sige na po. Sige na, okay na. Pasensya ka na din. Nawili lang talaga ako sa pakikinig, kaya hindi ako nakapag-charge and text, eh. Tsaka, babe, mababait naman yung mga nakilala ko doon at yung mga nagatid sa akin. And may mga kasama din akong babae, kaya huwag ka na mag-worry. Sana naintindihan mo din kung bakit ko naramdaman yun. Dinner tayo mamaya para makwentuhan mo din ako tungkol dyan sa business venture na yan. Aba, bumabawi agad ang babe ko ha. Siyempre naman, ayokong nagkakabigatan tayo ng lobe. Sana magustuhan niya itong mga bulaklak na dala ko. Pero masyado yata ako maaga. Sige na nga. Hintayin ko na lang siya. Guard, good evening. May mga class pa ba sa loob? Wala na ho, sir. 10 p.m. na ho eh. Hanggang 9 p.m. lang ho yung huling class dito. Ah, ganun po ba? May hinihintay kasi ako eh. Opo, sir. Tawagan niyo na lang po siya. Baka maaga sila dinismiss. Oh, sige po. Maraming salamat. Yeah! 4 a.m. na, Camille. Ngayon ka lang umuwi. Palate ka na ng palate ah. Mag-aaway na naman ba tayo? David, pagod ako. Pagod ka? Sa tingin mo ba ako hindi napagod sa kakaantay sa'yo sa labas ng school na dala-dala itong mga bulaklak na to? Excited pa naman ako na magka-dinner ka. Ay, oo nga pala. Ay, sorry, baby. Nawala sa isip ko. Pasensya ka na talaga, ha?
Tawag din ako ng tawag pero di mo sinasagot. Eh kasi baby, may mga prospect clients ako eh. Ang galing nga eh, kahit bago lang ako eh, nakapag-present na ako. Kahit saglit, hindi mo man ako naalala kahit gaano ka ka-busy. Sorry na nga eh. Gusto ko kasi talagang maging successful to. Para din naman sa atin to. Sana man lang, suportahan mo naman ako. Paano nga kita susuportahan? Na hindi mo nga sinasabi sa akin kung saan yun. Kung anong negosyo yun. Kung sino ba mga kasama mo. Eh bakit? Ni minsan ba nagtanong ka? Eh di ba sa tuwing umuwi ako eh nagagalit ka? O ngayon tinatanong na kita. Sabihin mo sa akin, makikinig ako. Alam mo, wag mo nalang pilitin yung sarili mo na suportahan ako kung ayaw mo. Hindi naman sa ganun, baby. Bakit hindi mo ako maintindihan? Sige na, magpapahinga na ako. Madaling araw ka na naman nakauwi kanina. Naramdaman kong dumarating ka pero... hindi na lang ako bumangon para hindi na tayo magtalo. Ang mahalaga, eh, safe kang nakauwi. Pasensya ka na. Ang dami kasing business presentation eh. Mamaya ba may meeting ka ulit doon? Gusto mo, i-attend na kita para masundo na kita after. At least, hindi ka na nahahasal sa pag-uwi. Huwag na, David. Hinahatid naman nila ako. Magpahinga ka na lang sa bahay. Baby, may problema ba tayo? Lately kasi, ang cold-cold mo na sa akin. Hindi na rin tayo gaano nag-uusap. Hindi naman tayo ganito dati, di ba? Kung may mali akong nagawa o may mga pagkukulang ako, sabihin mo na sa akin. Babaguhin ko. Maging maayos lang tayo uli. Wala naman. Pero lagi na kasi tayo nag-aaway at hindi nagkakaintindihan eh. Hindi ko din nararamdaman yung suporta mo. Naisip ko nga, umuwi na lang kaya muna ako kaila Mami. Mas mabuti na yun kaysa lagi tayong ganito. Hindi ako makapag-focus sa business at sa pag-aaral ko. Inaayos ko pa yung mga requirements ko pa US. Tsaka parang makasama ko na din muna sila, Ma'am. Camille, may mali bang nangyayari? Ang sakit-sakit kasi ng nararamdaman ko eh. Hindi ko alam kung saan manggagaling. Ito yung iniiwasan ko. Yung pagtudahan mo ako at mawalan ka ng tiwala sa akin. Tama na nga muna sigurong kay na Mami muna ako umuwi. Hayaan mo na lang muna ako mag-isip. Sige na, bababa na ako at malilate na ako sa klase ko. Camille, hindi naman sa ganun. Camille! Hello? Oh, David? Bakit ibang number tong gamit mo? Ilang araw na kasi kitang tinatawagan. Hindi mo sinasagot. Iniisip ko na baka galit ka pa sa akin. Araw-araw din ako pumunta sa school mo at nag-aabang. Baka sakaling makikita lang kita. Kahit saglit lang. Pasensya ka na ha. Marami lang akong inaasikaso. Alam mo ba, babe? Plinansya ko na lahat ng coat mo at uniform sa bahay. Para pag-uwi mo, handa na. Lalo na pag late ka nang makaka-uwi galing sa business meeting mo, eh at least pagising mo, ligo, then bihis na lang. David. Tsaka pinanood ko na yung Devil Wears Prada and ginawa yung reaction paper noon kasi deadline for submission mo na noon sa Friday. Baka kasi sa sobrang busy mo, eh hindi mo magawa. David, hindi mo na kailangan gawin yan. Di ba sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na lang muna ako? Naiintindihan ko naman eh. Pero kasi, namimiss na kita. Namimiss ko na tayo. Araw-araw, nagigising ako bigla dahil naiisip ko na pauwi ka na. At pagbangon ko, magpapainit agad ako ng tubig. Magligo mo tapos, maalala ko, wala ka nga pala. Camille, bumalik ka na. Nahihirapan na ako eh. Pinilit ko namang nanawain pero ang hirap na wala ka sa bawat pagising at pagtulog ko. Hindi na ako sanay sa maluwag na higaan dahil wala ka eh. Sige na David, may gagawin pa ako. Bye. Hello? Camille? Hello?
Baby, buti naman umuwi ka na. Ang saya-saya ko nandito ka. Miss na po kita, kamahalan ko. Bakit ang aga mo yata umuwi? Hindi ba mamayang gabi ka pa? Ewan ko ba, baby. Hindi kasi ako mapakali sa office eh. Para may naghilis sa mga paa ko na umuwi dito ngayon. Yun pala, dahil nandito ka, tsaka... ano to, Camille? Bakit nag-iimpake ka ng mga gamit mo? Ano to? David, ayoko na. Ayaw mo ng ano? Ayaw mo na dito sa bahay natin? Sige, hanap ako ng malilipatan. Gusto mo ba yung malapit sa business meeting mo o yung malapit sa school? Ako nang mag-a-adjust. David, ayoko na. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa atin. Hindi ko na nakikita yung kinabukasan kung kasama ka. Bakit? Bakit mo sinasabi yan? Hindi eh. Baka pagod ka lang. Ano may ba, problema David? Ka sa bahay niyo, sa school. Sabihin mo sa akin, tutulungan kita, baby. Ano ba? Bitawan mo ko, David. Walang problema, David. Ayoko na lang talaga. Bakit nga? Sabihin mo sa akin, bakit? Kasi hindi na kita mahal. Pinilit ko, pero hindi na talaga kita mahal. Hindi na ako masaya. Imposible yan. Hindi ka alis dito nang hindi natin ito naayos. Huwag na natin ipilit to, David. Wala na akong nararamdaman sa'yo. Ganun ba kabilis? Ganun ba kabilis na wala ka nang nararamdaman sa akin? Hindi totoo yan. Kailan mo ba nangyayari? Hindi mabilis, David. Matagal ko nang nararamdaman to. Pinilit ko naman eh. Kaso hindi ko na talaga maramdaman yung kaligayahan ko sa'yo. Kaya pakiusap naman, paalisin mo na ako! Baby, para awa mo na, babe. Huwag mo akong iwan. Tama na naman, oh. Pag-usapan natin to. Ang sakit-sakit kasi. David, ano ba? Para hindi kita kilala eh. David, hindi ka naman ganyan eh. Ano ba? Huwag kang lumuhod. Tama na, David. Tapos na tayo. Paalisin mo na lang ako. Hindi ko kaya, Camille. Hindi ko kaya. Camille, parang awa mo na umukawin sa akin to. Kaya mo yan, David. Kayanin mo. Mabuti kang tao. May mas deserve pa sa pagmamahal mo. Hindi! Hindi! Bakit ka ba ganyan, please? Camille, ayusin natin to. Hindi ko maintindihan eh. Kung mabuti akong tao, bakit mo ako iiwan? David, tama na. Ano ba? Tama na, di ba sabi ko, David? Tama na, David, di ba sabi ko? Huwag mo lamang gawin mahirap to para sa atin. Palisin mo na ako. Magtira ka naman ng respeto sa sarili mo. Camille, malamon kita. Patawarin mo ako, David. Brad, tara na. Apat na oras tayong naghihintay dito ah. Baka naman hindi siya pumasok. Brad, saglit lang. Deadline na kasi nitong project niya eh. Baka hindi niya nagawa yung... Kasi sobrang busy siya eh. Graduating pa naman siya. Eh Brad, halos araw-araw ka nang nandito. Sa umaga, sa hapon, sa gabi. Ang napapabayaan mo ng trabaho mo. Sige na Brad. Kung kailangan mo nang umalis, mauna ka na. Maghihintay lang ako ng saglit dito. Basta, maabot ko lang doon tapos alis din ako. Ay, hindi ka pa napapagod? Paano kung tanggap niya na wala na talaga kayo? Tapos, ikaw naghihintay pa din sa kanya? Brad, baka hanggang dito na lang talaga kayo. Kailangan mo sigurong tanggapin. Pag mahal mo, hindi mo susukuan. Ito na lang ang huling bagay na magagawa ko para sa kanya. Ang pagkapitan... Ang pagmamahal ko, kahit wala siya. Bahala ka, Brad. Mapapagod ka din. Pipilitin kong hindi. Dahil gusto ko, pag dumating yung araw na pakiramdam niya na wala na siyang kakampi, nandito pa rin ako, naghihintay at hindi sumuko. Pero paano kung may iba nang gumagawa nun sa kanya, Brad? Sige na, tara na. Para makapasok pa ako.
Babalik na lang ulit ako mamaya. Ay, pambihira ka talaga. O siya, tara na. Pero kumain muna tayo ha, para may lakas ka ulit sa paghihintay mamaya. Tara na. 9 PM na oh. Baka nakauwi na yun. Saglit na lang please. Baka makita ko pa siya kahit saglit lang. Kahit saglit lang, Brad. Pambihira talaga to si Brad, oh. Magdadalawang linggo na tayong ganito. Oo nga eh. At ang sakit-sakit na. Ang tagal ko na siyang di nakikita o naririnig man lang. Ay, kung di lang para sa pag-ibig, iniwan na kitang mag-isa. Salamat, Brad, ah. Iyaan mo. Lilibre kita ng only rice tapos hihingi ako ng sabaw. Grabe naman yun, Brad, ah. Oh, teka. Si Camille yun, di ba? Siya nga. David! Sandali lang, huy! Sandali! Camille! Camille! David. Sa wakas nakita din kita. Ano ba? Ilang araw na kitang hinihintay eh. Eto oh, ginawa ko yung assignments mo. Ang iba dyan, lagpas na sa deadline. Hindi kasi ka maabutan eh. David, ano to? Tapos na tayo, di ba? Eh bakit ba ayaw mo nalang tanggapin? Teka Camille, sandali ano lang. Huwag ka mo nang magalit. Camille! Wala naman akong balak magulo eh. Gusto lang naman kita makita eh. Oh, ayan, nakita mo na ako. Pwede ba, tama na? Huwag ka naman ganyan, Camille, oh. Para naman wala tayong pinagsamahan eh. Bitawan mo ako. Kailangan ko lang umalis. Tama na, Brad. Dali ka na. Sandali lang. Kausapin mo lang ako. Ano ba? Huwag kang mag-eskandalo dito, please. Tama na, David. Please, PJ, pakiuwi na nga siya. Camille, kausapin mo naman ako sandali. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nangyari sa atin to eh. Camille, okay naman tayo ah. Nagbago lang lahat simula nung sumali ka sa business na yan eh. Huwag mong isisi doon. Walang kinalaman yun sa kung ano man yung nararamdaman ko para sa'yo. Camille, bumalik ka na sa akin. Wait, please. Parang awa mo na. Hindi na kita tatanungin pag umaga ka umuwi. Hindi ko na ipapasok yung sapatos ko sa bahay pag madumi. Bili natin yung aso na gusto mo. Parang awa mo na. Lahat ang gusto mo gagawin ko. David, tama na, please. Hayaan mo na ako. Ano ba kasalanan ko? Sabihin mo sa akin. Camille, sorry na, sorry. Kung may iba ka, okay lang sa akin, ha? Kahit na naman kami. Huwag mo lang akong iwan. Parang ako. Hirap na ako. Hindi ko na talaga kaya pag wala ka, Camille. Ano pa, David? Tapos na tayo, David. Tanggapin mo na lang. Camille, sandali. Camille! Tama na, Brad. Maawa ka naman sa sarili mo. Tama na! Ayaw nila, di ba? Pakawalan mo na siya. Balang araw, maiintindihan mo din kung bakit nangyari lahat ng ito. Siya. Mahal mo din mag-move on, ha? Kinailangan mo pang mag-abroad. Hindi naman. Kung hindi naman naka-aksidente dun si Kuya, eh. Hindi naman ako mapapadal dun ng kapan niya para alagaan siya. Oo nga pala. Kamusta naman siya? Okay naman. Nandito na siya magpapagaling. Kasabay ko na siyang umuwi. Mabuti kung ganun. Ang tagal mo ding nawala, ah. Almost 3 months din, oh. Pero, alam mo, malaking bagay din yun na lumayo muna ako dito. Kung hindi, baka sakali ako nagmamakaawa na huwag iiwan. Oo nga eh. Ewan ko ba naman sa'yo? Alam mo, kailangan mo din muna talagang bumawi sa sarili mo. Sa sobrang takot mong mawala siya sa'yo, di mo namamalayan na nawawalan ka na ng respeto at pagmamahal sa sarili mo. Naisip ko nga yun eh. Pero granata talaga. Pag mahal na mahal mo, di mo maiisip yung ibang bagay. Kaya matuto ka na. Sa susunod, huwag kang all out.
Laging may kabig na pagmamahal pabalik sa sarili mo para kung sakaling hindi na naman mag-workout, eh, may lakas ka pang magsimula ulit. Salamat, Sarah. Siguro, nabigla lang din talaga ako. Sobrang biglaan kasi lahat eh. Pero alam ko naman na may dahilan lahat ng tao. Kaya nga. Dahil dyan, sumama ka na lang sa akin mamaya sa business meeting ko. Ayoko nang ganyan, Sarah. Pasensya ka na. Medyo dyan kasi nawili yung ex ko eh. Kaya kami naghiwalay. Ay nako, magtigil ka nga. Kung maghihiwalay kayo, eh maghihiwalay talaga kayo. Tsaka, don't worry, hindi kita aayain. Sasamahan mo lang ako para sabay na tayong kitain si PJ mamaya sa Taguig. O sige na nga, nakakatanggi pa ba ako sa'yo? Grabe. Ganito pala yung ganitong business? Ang daming tao? Oo, no. Siyempre, nangangarap din silang gumanda ang buhay. Hanggang madaling araw pa yung mga yan dito. Ah, talaga? Sa bagay, kanya-kanyang diskarte lang yan. True. O paano, dito ka na muna. Pupuntahan ko lang yung mga partners ko. Oh, sige. Ah, hintayin na lang kita dito. Take your time. Okay, sige. Hanggang bukas. Uy, grabe naman, ha? Hinihintay na tayo ni PJ. Biro lang, baliw. O, sige na. Nasaan kaya yung washroom dito? Miss, excuse me. Yes po. Camille? David, anong ginagawa mo dito? Kasama ko si Sarah, yung kaibigan ko. May business presentation daw siya dito. Ganun ba? Kumusta ka na? Okay naman ako. Kaka-uwi ko lang galing Malaysia. Oo nga daw, nag-Malaysia ka. May nakapagbanggit lang sa akin. Oo, ayun. O, sige ah. I need to go to the washroom. It's nice to see you again. Oh, nandiyan ka na pala, Han. Siya ba yung bago mong business prospect? No, Han. This is David. David, this is Jeremy. Wait, David? yung ex mo. Oh, hi pare, nice meeting you. I heard a lot of good things about you from Camille. Ganun ba? Salamat. She's really good din naman eh. Masarap siyang maharin. May tokpak lang. Oo nga eh. Sa 4 months namin, ilang uban na ata ang tumubo sa akin dahil sa konsumisyon. 4 months? Oo pare. Noong mga unang araw namin, lagi ako napupuyat at kakahati dyan kasi natatakot siya na mag-commute pa uwi. Ganyan siya. Kaya talaga noon, hindi ako nagsasawang ihatid sundo siya kahit ilang taon na kami. Han, hinahanap ka na yata ng mga downline mo. Ayaw nga pala. Excuse me ha, mauna muna ako. Han, sumunod ka na lang muna sa akin. Okay, Han. Mauna na din ako. Nice meeting you, pare. Same here. David, sandali lang David, kausapin mo muna ako. Bakit? Para saan pa? Matagal mo na pala akong niloloko. Sorry David, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Gusto ko mang pagsisihan yun at bumalik sa'yo. Hindi ko na magawa dahil hindi ko alam kung paano. David, magsalita ka naman mo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko eh. Magalit ka sa akin! Sambalin mo ko! Sigawan mo ko! Lahat gawin mo! Sorry, David. Sorry. Hindi na. Di wala akong nararamdaman kahit galit pa. Okay na ako sa mga nalaman ko. Dahil mula ngayon, mapapatawad ko na yung sarili ko na hindi ko pala kasalanan lahat ng to. All this time, wala akong inisip kung ano ba yung nagawa ko? Kung ano ba yung dapat ginawa ko? Wala kang kasalanan, David. Ako lahat to. Ako lahat. Tama pala yung pakiramdam ko ng mga oras na yun. Sakit-sakit tapos di ko alam kung saan ang gagaling. Camille, wala naman akong ginawa kundi ang mahalin ka araw-araw.
Hindi ko alam kung bakit nagawa mo sa akin yun. Patawarin mo ko, Davy. Sorry. Okay na. Tapos na yun eh. Marami akong natutunan sa mga nangyari sa atin. Unang-una, ang magtira para sa sarili. Lahat binuhos ko sa'yo kasi akala ko, ikaw na talaga. Pero wala akong pinagsisisihan doon dahil naging masaya naman ako sa bawat sandaling kasama kita. Sa'yo lang ako nakaramdam ng ganong pagmamahal. Pero sinayang ko lang. Patawarin mo ako, David. Ayusin mo na lang yung buhay mo. Sana, huwag mo na lang ulit gawin yun sa taong magmamahal sa'yo. Dahil hindi ka magiging masaya kung may nasasaktan kang iba. Salamat sa 5 taon kami. Ngayon, mas makakausad na ako sa buhay ko na mas maluhag. Yung wala na akong lilingunin ng mga whys or what ifs. I'll be always thankful for all the memories that we had. I still wish you success and happiness, Camille. Ingatan mo laging sarili mo. Sige, alis na ako. David. Okay ka na, Brad? Oo, Brad. Salamat, ha. Tama ka nga. Balang araw, malalaman ko din kung bakit nangyari sa amin yun. At eto na nga. Sabi ko naman sa'yo, eh. Tsaka alam mo, mas magiging magana sa'yo lahat mula ngayon kasi hindi mo na sisisiin sarili mo. Tama. Mabuti kang tao, Brad. Nagmahal ka lang. Kung may naging pagkakamali ka, yun eh. Hindi ka nagtira sa sarili mo. Pero ngayon, natuto na ako. Baka nga talaga hanggang dito lang kami. Ang gawin mo, ayusin mo ng sarili mo dahil malay mo, paparating na din yung tamang tao para sa'yo. Sabi nga, di ba? Every broken roads will lead you to your northern star. Nox! English yun, Brad, ha? Tama na nga yan. Oh, cheers! Cheers for a new beginning. Alright, cheers! Oh, ano, nagustuhan niyo ba yung kwento? May ganun talaga, no? Minsan, kahit sobrang perfect mo sa partner mo, eh, may mga darating talaga eh, na magpapabago ng love story nyo. Di mo rin naman masasabi, mahirap din naman talagang sabihin kung ang isang tao, eh, para sa'yo na at the moment. Alam mo yon, hindi naman ibig sabihin na matagal kayo magkasama, or live-in kayo, or ginagawa mo lahat, eh, baka siya nga. Kasi alam mo, minsan sabi ha, may kaibigan ako nagsabi, pag masyado din daw mabayat ang partner, boring. Pero hindi rin naman tama na kailangan puro adventures and puro thrill na dumarating sa point na mag-cheat. At saka, alam mo, itong kwentong to talaga ang, alam mo yon, epitome na kung mabuti ang ginagawa mo sa kapwa mo, mabuti ang babalik sa'yo, katulad ng nangyari niyan. Diba? Yung katotohanan na ang lumapit sa kanya. Kasi diba, bigla siyang iniwan. Hindi niya alam kung bakit. Pero eventually, wala naman talagang mga sikreto ang hindi nabubunyag. So yun nga po, so itong kwentong to, tinuruan lang tayo na dapat kung hanggat nandyan yung partner natin, eh mahalin lang natin sila ng mahalin kasi hindi naman natin alam kung ano yung darating along the way. That will change the game, diba? So yun, sana nagustuhan nyo po itong kwento na to at abangan nyo pa po yung ibang mga kwentong sinulat ko na sana makarelate tayong lahat at matuto tayong lahat. And syempre, abangan nyo po yung mga videos namin na lalabas. Sama-sama pa rin po tayong magkaroon ng abs kakatawa and sama-sama po tayong mag-spread ng good vibes. So maraming salamat po na kahit mahaba ay pinakita nyo to. So i-share nyo po itong video na to kung nagustuhan nyo, okay? At syempre huwag nyo po kong kalimutang i-subscribe sa channel ko, Almira Shield. Twitter, Almira_Shield. Facebook page, Almira Shield. And Instagram, syempre. So this is me saying spread kindness! Bye!